Ayun. Hi guys. Hi guys. Hello, good evening to everyone, guys. And nandito na naman kami. This is our last day for 30 yes, days. Last day for our 30 days. Yes, 30 days live streaming on FB. Pero meron pa rin tayo next week. Tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy pa rin tayo, pero hindi na siya every day. Yes, hindi na siya every day. But pero we need to give you value yes, to our videos. Tama. So kahapon napanood natin yung ating binibigay na yes, yung ating offer book. Na book, e-book na makakatulong sa marami na gustong mag-start na ng kanilang freelancing career. Yes. So, for tonight, grabe guys, we're so excited. Ilang beses na na-postpone yes. Or na-move yung ating schedule kasi talagang marami siyang schedule sa kanyang trabaho yes. And then hinanap lang talaga natin yung availability niya yes. No yung time na pwede Pensa, siya yes. So ngayong gabi na to this is our last day ibibigay natin sa inyo o i-share niya kung paano yung experience niya as a freelancer yes. Kung paano siya nagsimula at kung yes. Yun nga, yung kung ano yung ano ba yung dahilan kung bakit siya nag-freelancer. Yes, that's right. And before that, kung ngayon ka pala nakapag-tune in, kami nga pala ang Freelance Spices. And this is my husband, Matt Salcedo. And I'm Jem Salcedo. And we are here to help you start your own, start your freelance career working from home with less hours of work, yes. Earning full-time income. Yes, and we're gonna help you also to build your business online and eventually you will gonna generate passive income. Yes, so, okay. So masyado nang mahaba yung introduction. Yes, namin. Tama. We will move forward sa pagpapakilala na dito yes. Sa ating guest freelancer tonight. Yes, that's right. Grabe. Excited na ba kayo? So, let's welcome yes. Our guest for tonight. Sabihin natin, it's April De Ocampo. Yes. Yan. So, yes, thank you for your time, ate. So, let's share your experience, kung ano yung pwede mong i-inspire sa mga aspiring freelancer, lalo na sa mga panahon na to, te. Sige. Okay. I'm working for an ESL company for 2 years now. Okay naman siya. Nag-start ako as part-time. I have my regular work, so Mondays to Fridays. Okay naman yung position and ko doon. I just wanted an extra income since gusto kong makaipon and all. So, I started na part-time muna, so wala talagang pahinga over the weekends. Kasi yung ESL company na pinagtatrabaho, which is online teaching siya. So, we teach English for students. Mainly yung mga students ko is kids. So, as young as 2 years old, which is hindi nagsasalita, meron ganun. And as old as yung mga professionals. Even senior citizen, meron kaming mga students na ganun. So, okay. Nag-start ako as part-time. And then, eventually, nag-gain lang ako ng students para yung kita mo with that job is medyo maging stable. Nung time na medyo okay na, alam ko nang kaya na niyang tapatan yung kinikita ko with my regular job. The reason why I left, it's because yung hindi na siya healthy for me. Before nakatira kami sa Kainta and I'm working in Makati. So kahit saan ka man galing, pag nasa Makati ka, good luck. Siguro, lagi kong kinakwento yun sa mga students ko kasi tanong din nila sa akin, why did you leave? Parang you're already a manager and why did you left to become an online teacher? So ang sabi ko, it's because of the travel time. Imagine ninyo, ilang 24 hours sa isang araw. Ang travel time ko back and forth from home to office at pauwi din is pumapatak ng mga 5 to 6 hours. Tapos 8 yeah. hours kang, 8 hours kang nasa office. So pagdating ko, kunyari ang pasok ko is 8 to 5, aalis ako ng bahay ng mga 5, swertihan pa yun kung makasakay ka. Tapos, ganon. Meron namang isang way makakasakay ka agad, medyo delikado naman kasi kailangan ko mag-angkas. Which is, hindi ako masyadong sanay mag-motor. Natuto na lang din ako.
Kasi mas gusto kong matulog ng medyo mahaba-haba. Pero mas magastos siya sa pamasahe. So kahit malaking sweldo mo, doble, kung gusto mo talaga makarating on time, doble. Tapos pa-uwi naman, ganun din, mahirap din makauwi. Traffic pa kasi rush hour na. So makakarating, 8 to 5, makakarating ako sa bahay ng mga 9. 9 o'clock ng gabi. So yung dinner time mo, nakain na siya ng travel time mo. So, that's right. Yun yung nag-drive sa akin na mag-freelance. And etong work na to was just recommended by nung dati kong office mate sa call center. Kasi yun, ito din yung nakita niya. Tapos, okay naman, as in sobrang okay yung... Pero depende kasi to sa sipag. When you're working for an online teaching company, depende yun sa ino-open mong classes per day. So, kung masipag ka, yun. Ang maganda kasi dito, meron siyang required number of classes, pero hawak mo yung oras mo. I mean, kung gusto mong mag-work lang ng gabi, okay lang. Basta as long as you meet the requirements ng company. Ang pinapa-require lang naman nila is usually yung peak hours na maraming students, which is gabi, 7 to 9:30. Yun. So, ikaw, depende na sa'yo kung gusto mo mag-open ng morning, gusto mo mag-open ng afternoon, or hindi din required na every day kang naka-open. Basta as long as you meet the number of classes, bahala ka na kung weekday, weekend. Yun. Ganun siya. So yun natin, para mas clear sa mga viewers natin is, manager ka sa dati mong trabaho, right? Yes. No? Manager, and then ngayon, nag-freelance ka na talaga, full-time freelancer. Mm-hmm. So, ano yung, yun nga, nakita natin sa pagkukwento mo, nakita natin talaga napakalaki ng advantage talaga ng freelancer. Freelancing. Or, nag-freelancing. So, kasi tinuturo natin lahat yan sa mga viewers natin na talagang yung advantage ng freelancing o ng nag-freelance is, yun na, hindi na sila pabiyahe ng kamukha ng sinabi mo kanina, which is 5 hours ng buhay mo, nasa biyahe lang. Di ba? Hindi kamukha ng nasa bahay, mag-aayos ka lang, siyempre. Tapos, yung pang-advantage na sinabi ni Ate April is, yung hawak mo yung time mo. At yung pang-isa is, depende yan sa sipag mo. Yes, that's diba? True, that's true. And yun nga, no, guys, naalala ko lang, medyo joke, pero yun nga, biruin nyo, guys, imagine nyo, before si Ate April, nagbabiyahe siya ng 5 hours a day. Yes. Para lang makapasok sa trabaho. Ngayon, mga 3 to 5 seconds lang mula sa higaan, papunta sa computer. Pwede. And at the same time, guys, nakakatipid ko siya dahil hindi na siya nagme-makeup na. Siyempre, mag-aayos pa rin. Hindi na katulad dati. Naka-makeup pa din naman, pero not as much as yung talagang full-pack professional makeup. Oo. Mas less na. Yan. So, ang question natin is, ate, yung na-earn mo dun sa dati mong trabaho, nakukuha mo naman ba ngayong nag-earn ka? Hindi na naman, natin bibigay yung exact amount, pero siyempre, wala namang ganun. Walang ganun. So, ano yung pwede mong i-encourage sa kanila na pwede naman nilang ma-earn kahit sa bahay lang? Depende yun nga, sinabi mo kanina is sipag lang. Yes, nasa sipag lang talaga. Yes. So, yun nga, yung salary-wise, malaki talaga. Kasi if you, kahit anong manager naman, malaki talaga yung sweldo. Pero siguro, teka lang ah. Kasi ngayon meron akong nagsisave ako ng rest days. Before kasi I don't have any rest days kasi feeling ko nasa bahay naman ako. So parang hindi ko kailangan mag-rest day. Pero syempre, oo, as in 7 days a week ako nag-work. Ang schedule ko kasi is from 9 a.m. hanggang 9:30 ng gabi. Pero there are breaks in between. Pinipili ko kasi yung break. So gusto ko lang siyang ganun kasi mamamanage ko yung time ko. So, may lunch break ako. Siguro may breaks ako na 2 hours at 30 minutes. So, all in all, meron akong 4 hours and 30 minutes
na-break dun sa 12 hours na yun. So, yun. Ayun, te, sorry, nag-disconnect kami, medyo nalo lang. Sabi ko, hala, yung internet. Anong internet niya dyan? Converge. Yes. Oh, converge din pala. Kaya din, kasi, Ayun, te, so, tuloy lang natin, yung live niya. So, tuloy lang siya yan, te, ano lang. Pero before ko lang mag-start, naalala ko lang, ano, yun nga, guys, kung makikita nyo talaga, ano, isa talaga sa mga freedom na may experience nyo when you work from home is yung time nyo talaga. That's right. Kasi kayo talaga yung mamimili eh. That's right. Especially, yun nga, dun pa sa case ni ate, dun sa klase nung work from home na ginagawa niya, pwedeng-pwede pala siyang mamili. Uh-huh. Or ako, katulad ko, pwede rin ako mamili although naging choice ko na kumuha ng isang full-time client. Kaya, baga, meron din akong hours na fini-fill in. Pero, yun nga guys, yung sinasabi natin. Pwede mo namang hindi kunin yung full-time. Kung gusto mo ng part-time lang, pwede. Kasi meron mga client na ganun. Or meron namang mga, yun nga, kay ate, kung teacher ka naman, nagtuturo ng English sa mga bata. Ayan, marami tayong mga alam na website na pwede nyo pag-apply. Pero yun nga, ang sinasabi natin is, you can choose. Yes. Pwede mong piliin kung gusto mo mag-full-time or part-time or kung ano yung availability mo dun sa habang nasa bahay ka. Yes, that's true. Yun. So sige, tuloy mo na yung... Oh, yes. Okay. Siyempre, habang na-disconnect, nag-compute ako. Ako nag-compute talaga. Kung net amount ng sweldo ko from my previous company versus sa sinusweldo ko dito, pareho sila. Yan. Pareho sila. Nag-off pa ako nun. Pero kung hindi ako nag-rest days, most likely mas malaki pa. Nakakatuwa na, guys. Kasi tingnan nyo, no? At April is now earning the same income that she's earning dun sa previous company niya without the hassle, guys, ng nagko-commute. Guys, just imagine yung 6 hours. Kung yung 6 hours pinapasok mo na sa trabaho, guys, kikita na talaga yun. Kaya ano na pag, ang dami talagang advantage. Pag nasa bahay ka, kung yung 6 hours na yun, di ba? Madami ka nang magagawa. Pag ini-evaluate ko nga yung buong araw ko, versus sa gumigising ka as early, kung aalis ka ng mga 5 to 6, gigising ka ng alas 5. Ito, ano, tama si Mate, eh. Anong oras ako? 30 minutes before ng shift ko ako gigising. Mga 30 minutes to 45 minutes lang ako gigising. Tapos ito na. Ito na, yung dati mga gising ka, maliligo ka, tatayo ka, mag-iintay ka ng sasakyan, napagod ka na, haggard ka na bago ka makarating ng office. Yeah, nakakatawa nga din, guys, no? Share ko sa inyo. May mga pagkakataon, guys, minsan talaga yun nga, no? Nag-research kasi ako ng trabaho kung nagagawin ko kinabukasan, minsan napupuyat ako. May mga times, yung kunwari, yung pasok ko 7:30, nagigising talaga ako, as in 7:30 mismo. Adali ako. Pero just imagine, guys, open ko lang yung computer, nandun na ako. Medyo delikado yun pag matagal mag-boot up yung computer mo, di ba? Yun lang. Kailangan medyo upgraded na yung, ano, yung computer. Oh, dapat maganda yung specs. Oh, ayun. Pero actually ganun talaga sila. Oras na. Pero meron akong instance na ganyan, hindi ako nakagising on time, parang mga 10 to 15 minutes na lang. Naabot ko naman din naman ako nalang. Okay, so yun nga, no, guys. Talagang gusto lang namin may share sa inyo talaga. Lalo na ngayon, Ate April, kasi talagang dahil sa mga nangyari ngayon, may pandemic, may COVID-19, which is nakita natin ang daming nawala ng trabaho. Pero sabi ko nga, ini-encourage natin yung mga viewers natin na kapag nasa bahay ka, yun ang advantage sa mga panahon na to ngayon. Na ikaw na mismo ang hahanapin nila. Lalo na ngayong panahon na to kasi, te,
dami na mga businessman and business talaga nag-dive in sila sa online, which is true. Yung freelancer talaga or freelancing talaga is marami naman, marami kang pwedeng i-offer doon sa mga nangangailangan. Kasi web developer, yan, kagaya mo, online teacher. Yes, actually, yun nga, naalala ko lang, kasi meron din ako dating, before ako naging freelancer, may pinasokan ako isang company dati, na same ng company nyo, na nagtuturo sila doon sa mga foreign student. Yun nga, nagtataka din ako before, sabi ko, bakit may mga student kayo na, yun nga, yung sinabi mo, may mga senior. Tinanong ko yung isa sa mga ano namin, sabi niya ganun. Hindi, actually sabi niya, kaya minsan kahit may mga senior dyan, kasi sabi niya, mga business people yan. And since they are looking forward, pang international yung business nila, they need to learn English talaga. Kaya, kahit basic lang. Guys, that's long time ago. And yung ganitong ginagawa ni Ate April, ginagawa na before. What more ngayon? Kasi napaka international na talaga yung ano. Tsaka, guys, meron pa kaming kasama, which is, baka i-schedule natin mga next week siya. Kagaya ng inline. Halos parehas sila. Sila ni Ate April yung kanyang trabaho. Which is, ang layo talaga ng trabaho niya ngayon sa dati niyang trabaho. Tapos yung, sabi niya, starting okay na talaga siya. Earning nila is okay na talaga. Kasi kaysa dun sa dati versus dun sa dati niya. Which is, ngayon, enjoy na enjoy niya. So, ngayon, can you share to them kung ano yung joy na nararanasan mo ngayon as a freelancer? So, kaysa dun sa dati, di ba yung trabaho mo, di ba yung limang oras yung biyahe mo, tapos hindi mo naaasikaso yung sa bahay, tapos, yun nga, ikaw, ngayon, ano yung freedom or yung ano yung joy na nararanasan mo? Yes. Naku, sobrang laki. Ang saya. Masaya talaga siya. Once masasabi ko sa mga viewers, once na matry niyong mag-work from home, hindi na kayo babalik ng office. Yes. Ang dilemma lang kasi ng mga gustong mag-start is yung assurance na yung kita So, siguro ang pinaka-advice ko with everyone who wanted to start freelancing is to try it part-time. Don't leave your current job muna. You have to test the water kasi lalo na yung iba na hindi sila sure kung anong klaseng work, online work yung gusto nila. Ako, before I was choosing between this one and virtual assistant. So, ang gusto ko lang kasi is yung work time is umaga. Ang hirap kasi nung ibang mga jobs na sa gabi, yung kasi ang client mo is US client, European client, so madalas sa gabi. So napakahirap makapaghanap ng work in the morning. So I'm lucky na ito nga, nalaman ko nga to and umaga siya. So yun, tapos na-manage ko yung time ko, kailan ko gustong mag-rest day, kailan ko gustong kunyari gusto kong kunyari na na-reach ko na yung sweldo na gusto ko. Pero hindi ako papasok ng tatlong araw, ganyan. Pwede. Yun yung freedom. Hindi, nakakagawa ka sa bahay. May time lang ako. Kunyari, I have my rest days. I make sure na yung rest day ko, ginagawa ko with lahat ng gawain sa bahay. Na kaya. And ano pa ba? Dog lover kasi ako. So, one of the things na na-appreciate ko is I could play and have time with my dog. Nagtuturo ako na sa ilalim siya ng table ko. Madalas hinahanap din siya ng students ko. And yung line ng work ko kasi is hindi siya stressful. Kasi I love kids. I love kids. And sobrang dali lang ng work ko. I mean, there's matitrain naman sila and may guide to do it. Hindi siya, baka kasing inisip lang, pag teacher sila, gagawa ako ng lesson memo, gagawa lesson plan, gagawa ako anong ituturo ko sa estudyante ko, ganyan. No, it's not. There's a textbook na gagamitin nyo siya and susundan nyo siya and ang kailangan mo lang gawin is to be creative enough paano maaaliw yung student mo kasi lalo na yung mga students na nag-online classes, they have regular classes at school. So, pinoforce, dahil English is a second language, pinoforce sila ng parents nila to learn English at the young age. So, yung mga, madalas yung mga students, they don't like
to be in our classes kasi nga pagod na sila sa school. That's why yung approach ng company namin is to teach them in a fun way. So they're learning but they're also having fun. And ako as a teacher, sobrang masaya ako kapag yung mga parents ng students mo is they like you and sasabihin na, "Teacher, I cannot book your class. There's no time." Kasi nga, marami na akong students na nagbubook. Usually, pang nagbook kasi ako for 15 days straight, pagka-open ko, usually nabubook na sila. Tapos, sobrang masaya lang kasi, sobrang masaya lang kasi there are teachers na sinasabi nila na matumal ba? I mean, pag matumal, hindi nabubook yung classes nila. So, sabi ko, hindi naman sa akin. Sabi ko, so, siguro kasi nga, maganda yung nag-start na strategy ko. I started part-time, tinignan ko muna, sinubukan ko siya, and then nag-build up ako. Nung kaya na siya, to the point na, kaya na, marami na akong students, wala na, book na yung mga open classes mo. That's the time na, pwede na, i-give up ko na. Tapos, from that time, masaya na siya. I mean, less stress. Siguro feeling ko mas healthy ako. Less stress kasi pagtapos ng work ko, okay na. Tapos, kung saan mo gustong pumunta. Kunyari ngayon, gusto ko after ng work ko, may break ako, pwede ako matulog. Gusto kong matulog. Sa office, hindi ko magagawa yun. Pag mga offices na pag lunch break, kahit lunch break mo, bawal kang matulog. O kaya yung mga coffee break, hindi ka pwedeng matulog, diba? Dito, pwede kang matulog. Yun, guys, totoo yung sinasabi natin. That's right. Yung guys, yung palang, yung totoo yun, no? Maraming tao talaga yung sumusuko sa trabaho, hindi dahil mahirap yung trabaho nila. Minsan, yun nga yung tinatawag natin, office politics. Yes. Tapos meron din tayong tinatawag na yun nga, yung stress mismo sa trabaho. Tama. Guys, you are actually, freelancing actually tries to eliminate that in itself. Right. Kasi yun nga, you have your freedom. Tama. So, yun nga, ako, ano, na-share ko na rin sa mga viewers natin yung na-experience ko for 3 years na nag-full-time ako sa isang company, which is talagang dumating sa point na talagang dinadrag ko na lang yung sarili ko. Minsan, pag-isip ko, iisip na ako ng dahilan kung ano ba yung pwede kong maging sick leave. Ay, dumating din ako sa ganung point kasi nung last year ko, nasa 4 to 5 years na ako. So, nandun ka na sa point na nananawa ka na eh. Umaabot ako sa ganung point. Yung tipong pag umuulan, naku, mababasa na naman ako. Problema na naman yun. Yun, isa pa yun yung pag umuulan kasi ang hirap, lalong mas mahirap. So ngayon, kahit umuulan, bumabagyo, wala. Okay ka lang, hindi ka basa. Yes. O, saka, dahil office, ano natin, pag wala naman kayong uniform, kailangan bumili ng maraming damit. Ngayon naman, meron kami certain colors lang. Pero kasi hindi naman, basta as long as you look presentable, kasi lalo na pag kids yung estudyante mo, baka pag sobrang formal mo as a teacher, matakot naman sila. So hindi naman masyadong strict with yung damit. As long as you look presentable. Yun, konting make-up lang. Not necessarily na naka-make-up ka ng bonggam-bongga. Yeah. Hindi naman, basta as long as light make-up okay lang. Minsan nga wala. Yes. So guys, okay, so guys, si Ate April, kaya lang, yun nga, sinasabi niya is kailangan may presentable ka, kailangan kasi nagtiteach talaga siya. Pero dun sa line ng asawa ko, which is, ikaw naman yun, maging responsable ka naman responsible. Na, syempre, kahit sa pagtatrabaho, kailangan presentable ka talaga. Saka sabi nga kanina na Vinico, no? Sabi nung isang radio station na pinakikinig ko kanina, sabi niya, you always need to dress to impress. Kasi, yun nga, you're actually trying to get right. Right. Pero yun nga, guys, napakaganda ng usapan natin. Napapasalam tayo. Pero ngayon, guys, gusto natin tanongin si Ate April. Kung meron kang isang tip na ibibigay dun sa mga aspiring freelancer, ano yung tip na yun? Yes. Siguro mag-start na si... If they're really curious about freelancing, they have to start somewhere. So, una kasing tanong dyan is, anong trabaho yung kukuhanin mo? So, siguro, not because I'm here, because madali kasi yung trabaho na meron ako. And nag-e-enjoy, yun, nag-e-enjoy kasi ako pang umaga, nag-e-enjoy ako, walang stress.
So, I would highly recommend yung trabaho ko with them. If they're trying to start lang kung anong gagawin, if they're not really sure what to do. And just siguro, and pumasok sila sa isang work ng freelance na gusto nila. Mahirap kasi like, any like regular work, kapag hindi mo gusto yung ginagawa, madali ka lang manawa. And sa freelancing kasi, you have to build your experience. Kasi titignan na, lalo na dun sa line ni Mati, yung clients kasi. Yes. So, titignan nila, pag palagi kang paiba-iba ng client, they would see, ay, bakit kaya? So, ang tip ko lang is you have to start somewhere. Yun. Yes. And siguro, once they're there, just like regular work sa office, they have to work hard for it. Ang difference na ng regular work, yung iba may mga paid leaves, dito wala. So, the more na mas masipag ka, the more na mas malaki ka earn. Kaya nga, ang sabi nila, bakit mas malaki yung kinikita ng freelancer compared sa regular work? Kasi mas masipag ka. Yes, that's true. Kasi, yun nga, ikaw ang mag-decide ng income mo. Yes, that's true. Diba? So, ito kasi yung totoong work-life balance, na you're balancing your work with your life. So, yun talaga yun. That's true. Nakakatawa guys, ano? Kasi, sa totoo lang, inline na inline yung binigay ni Ate Edwin na tip sa inyo dun sa last time na sinabi namin sa inyo, guys. And yun yung talagang you need to really start now. Yes, that's right. Katulad ng sinasabi namin, kung hindi ka natanggap, hindi ka na-hire, hindi ka agad nakakuha ng client, guys, that's not a failure. You just have an experience. At least next time na mag-a-apply ka, you know what to do. Yes. Diba? And yun nga, yung sinabi natin na dun sa isang video natin, which is kung napanood nyo, is kung gusto nyo talaga na, kunyari, naging curious kayo or gusto nyo na mag-start, hanap kayo ng kasama nila mga freelancer or maghanap sila ng group na freelancer. So para kung i-guide nila kayo para dun sa step by step. At yun nga, sinabi namin, offer din namin na we can mentor you, we can help you as long as na kinontak nyo kami, talagang tutulungan namin kayo. Kaninang umaga may kausap ako, which is gustong-gusto na talaga niya mag-start. So, pinush ko talaga siya and sabi ko, yes, we're gonna help you. And sabi namin, step by step na gusto niyong malaman is tutulungan namin kayo. Yes, para kasi wala silang income ngayon, te, kasi sarado yung kanilang mahirap company. Mahirap sobrang timely ng freelancing ngayon. Kasi if you're not allowed, mas safe kasing nasa bahay. So, anong pwede mong gawin sa bahay na kumikita ka? As long as you have internet connection, madaling kumita. Yes, that's true. Yes, that's right. Guys, that's the very reason kung bakit yung ano, ito yung pinapakita namin sa inyo ngayon, yung ating freelancing step-by-step guide. Yes. Na ibong na, yun nga, ino-offer namin sa inyo with a lot of, tawag dito, mini courses talaga na para magkaroon kayo ng skill na mabenta nyo sa client. Yes. And again, guys, gusto lang ko, mabilis lang kasi nasabi din ni Ate April, that's true, guys. Maraming tao ngayon, as you can see dun sa website natin, nandyan nakalagay, we try to search for the word, for the keyword na earn money online. And guys, ang lumabas na result is 730 million searches. Guys, ganun karami yung naghahanap. Sa Pilipinas pa lang. Yes, guys. Talagang sinalak namin sa Pilipinas pa lang sa Pilipinas pa lang to, guys. 730 million searches. And yun nga, guys, katulad ng sinasabi namin sa inyo, it's always much better for you to have to have an edge. Yes. And that's why we're really looking forward to help you. Mm-hmm. And at least you will be one step ahead in the competition as we try to handhold you dun sa lahat ng magiging gagawin nyo sa freelancing. So, sabi ko nga dun sa nakausap ko kanina, na mag-asawa din sila. And sabi ko, talagang kung hindi nyo pa umpisahan, baka mahuli na kayo. Sa dami na ng kompetisyon na mangyayari. Kasi na-discover na nila eh. Marami na ngayon mga Pilipino, marami na ngayon sa buong mundo na naka-discover. Lalo na nga dito sa nangyari na to na meron tayong COVID-19 or nagkaroon tayo ng pandemic. Yes. So, nabuksan yung marami na pwede pala magtrabaho sa bahay lang, di ba? So, kaya kung hindi pa magda-dive in yung mga
may curiosity or yes. yung mga gustong makaano nito, baka pag nag-dive in na sila o pag tinry na nila, baka yes. sobrang laki na ng competition, yes. mas mahihirapan yes. sila. Yun nga guys, no? Patulad na sinasabi mm. namin sa inyo, we don't just give you the step-by-step on how to start freelancing. Yun. We are also giving you these 4 mini courses na, yes. for example, ang sabi mo sa sarili mo, I know the step-by-step kung paano mag-start, but you don't have the skill yes. na pwede mong ibenta. Yung sinasabi ni Ate April kanina na, you need to start somewhere. Yes, you need to start somewhere. Itong in-offer natin is, pwede nilang makita, kasi apat na courses to. Yes, apat na klase courses, na guys. Pwede nilang start na. Yes, start you, na. Can, you can yes. become a virtual assistant, you can become a web designer, mm-hmm. or graphic designer, or even you will be able to create WordPress website, basic mm-hmm. WordPress. Or we will gonna give you more tips or yes, ideas definitely. Kung ano pa ba yung pwede mong maging trabaho yes. online. Yes. So, ayun guys, napakasarap ng kwentuhan natin na gusto man natin pahabayan pa. Pero May 30 minutes na tayong grabe. So maraming salamat yes, sa iyo Ate April. So thank you Dea. Thank you Ate and salamat Welcome. Sa time mo and we are so blessed nandito ka and pag pinapipray namin, lalo pang lumaki yung income mo. And naniniwala ko, one tip pa na gusto kong dagdag dun sa ating mga viewers is, kunyari sa Ate April, may nasabi siya kanina, gusto pumipili ka tayo kung teacher or virtual assistant, right? Teacher, BA. Yes. So, napag-aralan namin na dahil doon naman yung linya mo, pagkatapos mo makaano sa teacher, pwede ka rin mag-dive in sa virtual yes. assistant. Yan yung kagandahan ng freelancing. Yes, that's true. Yan. So, alam nyo guys, yan yung sinasabi natin. Kasi si Lab, di ba, meron kang social... Yes, may social media management siya ginagawa. At the same time, graphic design. Although, ang mainline ko guys is web development. Yun, grabe. Natutunan nyo na lang yun. And, yes. kung ano yung kailangan ng client, kunyari, kinuha lang siya as a web developer, pero nangangailangan siya ng graphic designer. Pero nalaman ng client na kaya pala niyang mag-design. Ayun, another income yes, na naman sa kanya yun. So yes. yun yung sinasabi namin guys. Yun ang kagandahan ng freelancing. And nakakatuwa talaga kasi tulad nung sinabi rin ni Ate April kanina, you actually decide how much you will earn. Yes, hindi ka tulad right. nung nasa company ka na, ito lang yung cap mo. Like for example, sa case natin, ayun, April, ito lang ang kita mo mm-hmm. sa loob ng isang buwan. Ganun yes. ka lang. Raymart, ito lang yung kita mo. Pero dito sa freelancing guys, sabi nga ni Ate April, kung masipag ka, you will definitely earn yung gusto mong income. Yes, that's right. At ito pa yung, Ate April, bago ka umalis, ito pa yung talagang ine-encourage at nakita ko napakasaya talaga. Pag in-up mo yung skills mo, yes. sa company, minsan merong 3 years bago ka pa itaas, bago itaas yung saldo mo, or 1 year, or depende dun sa ano ng company. Pero sa freelancing, minsan 1 month lang, yes. 2 months lang na in-up mo yung skills mo, mm-hmm. dumadagdag yung skills mo, di ba, tumataas yung yes. income mo. Grabe. That's true, yun yung nakita ko talaga. Sabi nga ng mga mentor ko na napanood ko sa, or pinapanood ko, or pinafollow ko, is talagang nasa sayo talaga. Kung bakit sila ganito yung sweldo niya, bakit yung iba merong mga $1,000 a day, di ba? Yes. $100 a day, di ba? So alam nyo guys, yung value na sinasabi natin. Tinataas nila yung skills nila, nagkakaroon sila ng value. That's why yun na nakikita ng mga client. And then, ang ginagawa ng mga client is, yun, dahil nakakita nila yung value nila, tinataas nila yung, ayaw na nilang mawala yung ano na yun eh, yung freelancing na yun eh. Ayaw na nilang mawala sa yes, kanilang company. True. Yun yung sinasabi namin guys, nasa sayo yung, yun, sipag, up your skills, and then value your client, value yes. those prospect clients, and grabe, hindi ko alam kung magkano yung pwede mong kitain. Yes, that's true. Okay, so, Again, gusto nating pasalamatan guys, pasalamatan natin yung ating interview today. Yes. Ate April, thank you, and we're really looking forward pa na makatay up pa natin siya dun sa marami pa natin gagawin sa susunod. Yes, that's right. So Ate April, last word mo na lang sa mga yes. aspiring freelancer natin. Sa Freelance Spices. Very ini-encourage ko talaga yung mga tao na mag-freelancing.
siguro they have to start kasi para ma-break yung mga tingin nila sa freelancing na, hindi naman kakayanin lahat pambayad ng bills ko. Paano yun? Nasa bahay lang ako. Paano ganyan? Paano ko isi-set up yung mga office ko? Ganyan. Marami silang tanong. Marami silang fears eh. You wouldn't actually know. Yes. Not unless mag-try ka. So, yes, yun. Ayan. So, okay. So, ayan. Babay na tayo kay Ate. Bye, Ate. Thank you so much sa time. God bless you guys. Bye-bye. Okay. Thank you, Ate. God bless. So, ayan guys, ano, nakita natin ngayon na si Ate April Sunil na sa atin yung kanyang experience as freelancer. And we're really looking forward that we're able to encourage you to become freelancer. Guys, how many na yung na-guess natin? They are three. Talagang grabe yung benefits, guys. And yun nga, nabanggit ni ate na meron kayong mga fears. Sigurado yung mga nag-i-start o yung mga nag-start na nag-fail dun sa kanila mga trials, no? So, yun nga, we encourage you na patulong kayo. Yes. Kung kanino kayo pwede magpatulong. Guys. If you need help, we're here to help you guys. So that matuloy niya na yung mga pangarap ninyo na kahit na sa bahay na. Yes, that's true. And again guys, thank you so much. Yes. And for tonight we're really looking forward that we're able to add value to you again. And we're looking forward na tuloy-tuloy pa kami makapagbigay ng value sa inyo dun sa mga next content natin, although hindi na tayo mag-everyday live streaming. Yes. But we look forward on giving you more value. Yes, thank you guys for tonight and have a good night. God bless you all, and we are the Freelance Spices. And again, announce namin next week yung mga tatlo na mag-uuna, yes, makapag-avail ng ating ebook na step by step guide. Yeah. To freelancing, to getting clients. Yes. Okay, yes, guys. Again, thank you so much, and we're really looking forward, guys, to meeting you again on our next things or next value bump that we will share with you. Okay, thank you, guys. God bless you.